Hi guys! Welcome back to my channel. This is Kusha M. And for today's video, ito na yung kasunod. At ito ay skincare favorite. So, inipon ko sila simula nung ginamit ko sila, I think, last year or mag-start ng January. Ito yung mga skincare na talagang marirecommend ko sa inyo. Pero yung iba, hindi ko mapapakita sa inyo kasi hindi naman talaga lahat sobrang nagustuhan ko. So, let's start. Una is itong mga cleanser. So, itong dalawa is for acne-prone skin or sensitive skin. Nakakatawa dito sa dalawang brand na to, which is itong A-Stop tsaka yung Lux Organics na Cica Rescue Skincare Line. Nadadry nila yung pimples nyo without drying your face. Itong sa A-Stop, medyo mahal siya. Kaya kung kayo ay naghahanap ng budget-friendly, marirecommend ko talaga itong Cica Rescue Line ng Lux Organics. Tapos, pea-size amount lang yung kailangan nyo. Pareho dito sa product na to. Nakatulong din tong dalawang product na to para makontrol yung paglabas ng oil sa ating face at saka syempre para makontrol din yung acne. Hindi niya naman mawawala ng for one week yung mga acne nyo. Pero syempre, di ba kapag mga acne, it will take time talaga. So, ayun yung dalawang cleanser na nagustuhan ko at marirecommend ko for acne or sensitive skin. And meron din ako dito from Senka Philippines. So, ito ang gumagamit talaga nito si MJ. Wala na siya. Ayun o. Hangin na lang po siya. Tapos yung color blue, di ba, ang dami nilang pinadala na extra para sa amin. Naubos na din po yun. Ganon kalakas si MJ gumamit ng facial cleanser. And okay naman, effective sa kanya. Hindi na siya masyado nag-oil up. Yun yung napansin ko kasi nga very oily yung mukha niya. Yung color blue, marirecommend ko siya for normal skin. And ang maganda, nakaka-moisturize din sila. Alam niyo yung feeling fresh after maligol. Ganon yung feels ng Perfect Whip ng Senka. Tapos itong clay naman, for blackheads and whiteheads siya. So, depende rin sa preference nyo. Syempre, kailangan nyo tignan yung product description bago kayo bumili. Ito pala yung blue, natabi ko din pala siya. So, ito, ubos na rin siya. As in, wala, ay, tubig na lang po. Wala na po siyang laman. Again, itong blue, marirecommend ko siya normal or dry skin kasi nga nakaka-moisturize siya. Tapos, next naman natin is yung mga toner. Actually, kung mapapansin nyo, puro skincare yung mga nire-review ko. Pero, syempre, tinetest ko yung mga products 3 to 1 month bago ko siya gawa ng review. Tapos, makikita nyo, ang dami ko din brands na nasubukan. Pero, ito yung naging favorite talaga namin ni MJ. Snow. Sobrang affordable lang nito, guys. I think, nasa 149 pesos. And, apat na yung naubos ni MJ na ganito. Ito yung tatlong natirain. Ito na lang yung inuubos ni MJ. And ang maganda dito, nakaka-minimize siya ng pores. Tsaka nakaka-control din siya ng paglabas ng oil sa face. It also removes dead skin cell, prevents clogged pores. Kasi kapag clog yung pores natin yan, nagiging cause din yan ng paglabas ng acne or breakout natin. Smooth skin texture, antibacterial. Ayun, napansin ko rin dito, medyo may hapdi factor siya dito, guys. So, pero hindi siya nakaka-dry ng skin, which I like. So, ayan. Next naman, ang dami ko din na-try na Lux Organics na skincare line. Pero ito talaga yung pinaka-favorite ko. Cica Rescue Calming Toner. Malapit na siyang maubos, as you can see. Pero tinigil ko kasi meron akong ginagamit at i-review na bagong skincare. Pero ubusin ko to, guys. Kasi nga, konti na lang naman siya, diba? Yung ibang na-try ko na Lux Organics na product, binenta ko na, tapos yung iba binigay ko sa mga kapatid ko, ganyan. Pero ito talaga, hindi ko pinakawalan kasi sobrang nagustuhan ko to. Tapos, okay din to for acne-prone skin. Meron siyang Centella Asiatica. Tapos, ang maganda dito, guys, hindi siya, wala siyang alcohol. So, walang alcohol, paraben-free din siya, tsaka hindi siya mahapdi sa face. Soothes irritated skin, balance skin pH, controls sebum production. So, okay din to kasi nga, hindi ako nagda-dry sa kanya. So, try ko bumili yung nasa tub kasi may bago silang product. Gusto kong subukan yun. So, abangan nyo na lang. Sa mga soaps naman, marami din ako nasubukan pero ang pinaka nagustuhan ko talaga is itong HA BHA Niacinamide Miracle Solution for Face and Body ng Lux Organics. Tinira ko talaga itong box para maalala ko na favorite ko itong soap na to kasi pag natapon ko na makakalimutan ko na. So ito, meron siyang tea tree extract, salicylic acid, niacinamide. Hindi rin to nakaka-dry sa face. Yun yung nagustuhan ko talaga sa mga products ng Lux Organics. For acne and sensitive skin din to. Actually, ganun lahat na ng mga nagugustuhan kong product kasi nga sensitive din naman talaga yung skin ko. Minsan, naging okay siya, minsan hindi. So, depende. Tapos, diba naalala nyo, gumawa ko ng video and, ayan, nawala na yung mga tigyawat ko dun sa skincare na ginagamit ko. Pero, ang problem dun sa skincare, wala siyang panglaban pagdating sa mga dark spots. So, naka-makeup lang ako kaya medyo natakpan siya. Meron akong tinatry na skincare pero hindi ko muna babanggitin dito kasi nga hindi ko pa siya fully natetest talaga. Mga ano lang yun, sa mga online shop lang, yung mga set na skincare, dinagdag ko yung serum. Tapos, dalawang soap din na sobrang nagustuhan ko is itong Sintol. International brand to, guys. And with deodorant na siya, ayan.
Ilalagay ko na lang yung link sa Shopee namin to binibili. Actually, ang dami naming stock nito. Mapapanood nyo naman yan sa aking vlog. Super sulit nito, guys. Matipid din siyang gamitin kasi hindi siya agad natutunaw. Tapos, ang bango-bango pa. Napansin din namin kasi buong clan talaga namin dito, buong family namin, gumagamit nito. Nagla-lighten yung mga skin namin or pumuputi. Alam niyo, parang pumuputi kami, ganun. Parang nagla-lighten, mas nagla-lighten yung skin namin. So, ayan, sinto. I think, ano lang to, 85 pesos lang to, guys. Tapos, matagalan na siya. So, if ever naghahanap kayo, goods na goods to para sa akin. Hindi lang siya kilala yata dito sa Philippines, pero sa Shopee, makikita nyo, ang daming nag-order nito. And, meron akong bagong na-discover, Medimix. Marami siyang herbal ingredients. Ayan, 18 herbs, soaps, everyday skin protection. Okay siya for sensitive skin, again. And, eto, si MJ yung gumagamit ng sinto. Ginagamit ko rin to, pero I decided to try this kasi nga bago siya. Galing din to, I think, Saudi yata. Basta bago lang din siya sa market. And, ang ganda din ng mga reviews nito. Ang mga nabasa kong reviews sa ibang bansa. So, tinry ko siya. Ito yung ginagamit ko for my face and body. Ito naman tayo sa, ito, acne. Kasi nga, sobrang nagustuhan ko rin to. A-stop din siya. Tapos, kapag nagkakaroon ako ng malaking tigyawat talaga, ito yung nilalagay ko. Acne spot treatment to. So, ito, diba, nagkatigyawat ako dyan. Ang laki-laki niyan. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi pa rin siya nawawala. Dark spot. Tapos, ito, nagkaroon din ako dito na napakalaki. Ako kasi nadedestruct ako, pero ang ginagawa ko, kumukuha lang ako sa isang patch, sa isang ganito, 38 pieces na siya. Tapos, ang ginagawa ko, paano, para siyang tape, diba? Tapos, before ako mag-makeup, nilalagay ko na siya sa tigyawat ko na gusto kong takpan and hindi siya halata. Pwede na lang kapag ganyan kayo kalapit. So, nagustuhan ko itong si A-Stop. Na-try ko yung sa Lux Organics na ganito rin, pero hindi ko siya masyadong bit kasi hindi siya madikit masyado. Pero itong A-Stop, madikit talaga siya. Tapos, next naman, itong Pure Derm Eye Zone Mask. Ito, nagustuhan ko siya. 30 sheets na to and I think nasa 100 plus pesos to. Sobrang sulit kasi ako talaga, parang pumuti ba yung mukha ko? Hindi pantay. Pinangangalagaan ko na yung skin ko, guys. Lalo na dito sa under eyes. Ang ginagawa ko, partner siya nitong Bright Eyes Eye Cream ng Lux Organics din. Puro Lux Organics kasi nga, nagpapadala yung Lux Organics. Ang ginagawa ko, naglalagay muna ako nito. Hindi pa ako nakakakita ng masyadong difference talaga. Pero every night, nilalagay ko pa rin siya kasi nga, alam ko, sa future ko pa makikita, baka ma-prevent yung paglabas ng fine lines, wrinkles. So, maglagay pa rin tayo ng eye cream. After ko lagay nito, ang ginagawa ko, maglalagay naman ako nito. Kasi nga, ganyan siya. Oh. Hindi ko na-open kasi baka madumihan yung loob. So, hanggang sa feeling ko hindi na siya madikit, dun ko na siya tatanggalin. Sa gabi ko lang itong ginagamit. So, combo ko itong product na to. Next naman, pangtanggal ng makeup, waterproof makeup. Ito ay from Pure Derm. Ito lang ang makeup wipes na nasubukan ko na kayang tanggalin yung Maybelline na Superstay Matte Ink. Ayan, ito marirecommend ko. And yung argan tsaka yung collagen, actually, kahit ano dito sa Pure Derm makeup wipes, sobrang bet na bet ko talaga. So, nire-reserve ako lang. Hindi ko masyado inuubos kasi nga, dito lang naman ako sa bahay. Tapos, kapag nagbe-makeup-makeup ako, ganyan, ito yung ginagamit ko. Lux Organics Lemon Melt Away Cleansing Balm. Nakakatanggal din siya ng waterproof makeup. Madali lang siyang gamitin. Ginagamit ko talaga siya, mga beshi. Ayan, konti lang yung kailangan nyo. Tapos, i-rub nyo lang sa buong mukha nyo. Tapos, maghilamos na kayo after nun, mag-cleanser na kayo. Yung last is itong Sansan Makeup Remover. Maganda rin to, guys. Ayan. Naubos na nga siya. Nakakatanggal din to ng mga waterproof makeup. Hindi ko lang sure kung available pa to sa HBC. Pero ito, alcohol-free siya. It also hydrates skin. Ayun, kahit na ano siya, yung mga pangtanggal ng makeup na to, hindi siya maaligas-gas sa feeling. So, yun yung nagustuhan ko. Next naman is itong Lux Organics with SPF 50 PA++ na sunscreen. Ito talaga hindi mawawala sa aking skincare. Sobrang nagustuhan ko rin to, guys. Actually, meron pa akong isang nagustuhan na brand, pero bago pa lang kasi. So, ito muna yung ipapakita ko sa inyo. It's lightweight, hindi siya malagkit, it's non-greasy, tsaka wala din siyang white cast. So, pwede nyo ito gamitin before kayo mag-makeup. Or kapag lalabas lang kayo, pupunta kayo palengke, may lalakarin sa sa labas. Ito, sobrang nagustuhan ko rin to. Aqua Moisturizer Glow Concentrated Brightening. Ayan siya. Kiel! They can see you, Kiel! Water-based to, and kapag nilagay nyo siya sa mukha nyo, alam niyo, parang ang lambot-lambot na mukha nyo. Tapos, nasisip-sip agad siya ng skin, and napansin ko din dito, na alam niyo, parang soft, supple yung skin kapag ina-apply ko to. So, ayun, nagustuhan ko to. Affordable lang din to, guys, from iWhite Korea. Nagustuhan ko to. Kasi ang dami ko na din na-try sa kanila, pero eto, ang ganda. Next naman is itong Labworks Nose Pore Strips. Pang lalaki to, guys, kasi yung pang babae, hindi ko siya nagustuhan. Eto talaga, nakakatanggal talaga siya ng black
bulkheads and whiteheads. Makikita nyo dun sa sheet niya na Angara. Yun yung parang kadiri pero nakakasatisfy siya. Mga once a week ko tong ginagamit. Tinabi ko lang talaga yung box at kailangan ko nang bumili ulit. Yung masakit lang pero yung pagtanggal kasi nga nakadikit sa skin. Pero okay lang para matanggal yung mga blackheads, whiteheads na yan. Next naman ay ang aking deodorant, natural deodorant from Deonat. So ito, nakaubos na ako ng... Hindi, 1.5 pa lang yung ito ubos na, tapos meron pa akong isa, pero nagpahinga ako kasi ginagamit ko yung sa Nivea. Okay naman yung Nivea guys, nagustuhan ko siya. And nagustuhan ko dun sa Nivea, antiperspirant kasi siya. Pero hindi ko muna siya isasama dito kasi hindi pa ganun katagal yung paggamit ko sa kanya. Pero itong Diona talaga, simula I think January, February ba hanggang... Last month, ginagamit ko tong deodorant na to. Tipid siyang gamitin. It's affordable. It's natural. Wala siyang alcohol. Pero problem with this, hindi siya nakakatulong para sa ating pagpapawis. So, yung Nivea kasi, yun. Maganda siya sa pawis. Combo ko kasi to ginagamit, guys. Ito yung pinang-spray ko dun sa top part. Tapos, ginaganyan ko lang. Shuk, shuk, shuk. Ganorn. And makikita nyo naman, oh, hindi pa rin siya nauubos. Hindi ko alam kung kailan siya mauubos, pero parang pang forever na to. Hindi to nakaka-stain sa damit, tsaka hindi rin ako nangangamoy while using this product kasi may mga nag-comment. Depende kasi sa pagpapawis natin or kung anong ginagawa natin for everyday. Pero ito, hindi ko naman siya gagamitin talaga kasi sinasabi na paid content, ganyan. Guys, hindi ako magre-review ng product at saka hindi ako bibili ulit ng isang product kung hindi ko talaga ginagamit. Next naman, ito, mga serum. Flux Organics na naman. Puro kasi sa kanila yung na-try ko and affordable lang kasi yung mga skincare nila. Pero depende pa rin naman sa inyo. So ito, yung Niacinamide. Nakita ko to kay Miss Anakay and sobrang nagustuhan niya to. So try ko siya. Actually, ito, binili ko pa siya. Maganda talaga tong serum na to, guys. Tsaka meron siyang vitamin E. Meron din siyang niacinamide. Nakakatulong to makapagpa-fade ng dark spots. Pero hindi siya enough alone. Kailangan nyo pa ng whitening cream para fully mas mabilis yung process ng pagkawala ng dark spots natin sa face. And ito din Sika Rescue Line. Ubus na tong dalawang to, guys. Ayun, ang gundo nitong Sika na calming serum. Meron din siyang Centella Asiatica. Meron siyang antibacterial and anti-inflammatory properties. It helps calm irritated skin while reducing redness and maintains natural moisture of the skin. So, ito, kung naghanap kayo ng serum na affordable sa Watsons, Lux Organics yung masusubukan ko. Kasi nag-check din ako sa Watsons, wala pa akong nakitang ibang serum na mura tsaka yung parang ganitong klase. Halos lahat kasi ng serum na meron ako is from Korea. Tapos, next naman, ito. Ito ang pinaka-favorite ko din na pangtanggal ng tigyawat. Again, yung nasubukan kong ganito ay from Korea din, pero... Ayan, meron na sa Watsons. Pimple Corrector. So, every night, kapag meron akong tigyawat, ginagamit ko rin to. Ginagawa ko lang. Ganyan lang. Ching, ching. Kung saan ako meron. And nakakatulong siya sa para sa akin kasi nga, hindi na ganong lumalala yung pimple. Matatanggal ba yung pimple overnight? Hindi po siya matatanggal overnight. Pero every time na magkakaroon ako ng tigyawat, I make sure na gagamitin ko to. And konti lang yung kailangan nyo. Akala ko nga mabilis siyang maubos. Pero hindi. Meron pa din tong laman. Eto, collagen. Actually, nagustuhan ko yung Teamy Collagen. Kaso hindi ko siya marirecommend na sobrang bilhin nyo na talagang... Bili kayo niyan, bili kayo. Kasi nga mahal siya. Kumbaga, pag bibili kayo yung product, mas mahal pa yung shipping fee. So, maganda yung collagen na yun, pero hindi ko siya marirecommend kasi nga mahal shipping. Tsaka mahal din yung product mismo. Pero, ayan, nakita ko to sa kapatid ni Miss Ann Klutz, Skin Collagen Japan. So, kapag ako nagtitake ako ng collagen, napapansin ko sa buhok ko, tsaka sa kuko ko, madalas talaga. Yung skin ko kasi, ayan, kapag nagko-collagen ako, syempre, nakakatulong din yung skincare na ginagamit ko. Nagbabrighten up talaga yung skin ko while taking collagen. Pero kapag tumitigil ako sa collagen, guys, yung sa nails ko talaga, mabilis siyang maputol, tsaka ang bagal niya humaba. Pero pag nagtitake ako ng collagen, mabilis siyang humaba, tsaka matibay. Mapapansin nyo naman yun sa ano nyo, pag tinitignan yung kuko nyo. Tapos, favorite ko din to, Beauty Collagen by Love Supplements. Ito siya. Every morning, nagtitake ako nito. Depende sa inyo kung gusto nyo siyang araw-arawin or pwede din naman na 3 times a week or twice a week kasi nga medyo mahal din siya kapag araw-arawin nyo. Pero, take care of ourselves. Take care of our skin, guys. Lalo na sa mga mommies dyan. Actually, kahit hindi naman mommies, kahit sino. So, mabuti na yung alagaan natin yung sarili natin kesa bumili tayo ng kung ano-ano, diba? So, at least ito mga collagen skincare na to, nakakatulong sila sa skin natin tsaka sa katawan natin. Next naman, itong pain relief rub. Ito siya, Creations. Ayan siya. Naubos ko na, guys. Ito yung ginagamit ko kapag masakit yung paa ko. Kasi nga, diba, pag nag-workout, nasobrahan, or pag nangangalay tuwing gabi, ayan ang nilalagay ko sa binti ko and meron pa akong extra. So, masasabi ko na pwede ko siya isama dito kasi ginagamit ko talaga siya. Tsaka bumibili kami ng nanay ko. So, ayan. Maganda to, guys. Ang bango niya.
Sobrang bango niya, tapos hindi siya masakit sa ilong. Meron kasi ako dito from Katinko, nagustuhan ko rin to guys, kaya sinama ko siya. Minsan ginagamit ko rin to pang spray, pero ang sakit nito sa ilong. So kung gusto niyo yung nakaka-relax, ito ang ma-re-recommend ko sa inyo. Affordable lang din to, meron ito sa Shopee for sure, or sa mga online shops. Mas mainit lang talaga tong Katinko, so depende sa preference nyo. Next naman ay itong mga Tiger Balm. Actually, nakaubos na ako nito. Tig-isa naubos ko sila, guys. Sobrang bango din ito. Nakaka-relax siya. So, ako ang ginagawa ko sa... Dito ko siya minsan, huwag nyo lang sobrahan, guys. Kasi pag nasobrahan naman kayo, baka ma-damage yung skin nyo. So, konti-konti lang. Or pwede ilagay nyo siya sa cotton. Tapos, amoy-amoy nyo lang. Nakakatanggal siya ng sakit ng ulo. Parang yung... sunflower ba yun na nakalagay sa ganyan? O ito, kapag magkakaroon ako, masakit ang ulo ko, or may sipon ako para makahinga ako ng maluwag, ang ginagawa ko lang is, smell lang. Minsan pinapamay ko din to kay Kiel sa anak ko, pero hindi directly sa skin niya. Kumbaga, parang madaanan lang ba. Ito, mas mainit siya kumpara dito. So, depende again sa preference nyo. And ayan, mga tita dyan, okay na okay itong Tiger Balm. Pwede siyang i-hoard kasi magagamit naman talaga natin yan. Lalo na kapag mga tumatanda na. So, ayun na yata. Wala na. Isipin nyo guys, ang dami ko na try na skincare pero hindi ko naman nire-recommend sa inyo lahat na bilhin nyo. Kumbaga, ito lang talaga yung mga nagustuhan ko tsaka yung sure ako na i-repurchase ko pa ulit. Yun na for today's video. Sana nag-enjoy kayo guys. And my t-shirt is from KNC on Facebook. Thank you so much, Sweetie CA. Ayun siya, ang gondo. Nagbebenta siya ng mga overruns na damit. Pipicturean ko na lang kapag nagka-time kami or pag umalis kami ni MJ. If ever pala may nasubukan kayo dito sa products na to, comment down below. Gusto ko rin marinig yung experience nyo or kung nag-work ba sa inyo or hindi. So, ayun, that's it for this video. Bye, guys!